So hi guys, welcome to my channel. So ngayon ko lang naisipan gumawa ng video about aero engineering kasi wala lang, it never came to my mind. Eh, since nung nag-post ako ng video na compilation ng mga compilation ng first year, first sem video ko with my friends. Ayun, super daming naging tanong and super daming nag-request ng videos. Ayan, so hi guys! Welcome to my channel. So today, magkakaroon tayo ng Q&A video. Experiences lang during my first year as an aeronautical engineering student. So first, may required strand po ba para makapasok sa PhilSCA? So actually, walang required strand para makapasok kasi ako, nag-graduate ako ng SHS as an ABM student. So, yun nga, kinabahan pa ako nun if kakayanin ko ba ganyan kung mahirapan pa ako. Pero yun, nahirapan nga ako. Pero okay lang kasi pinili ko naman to and gusto ko naman itong course na to. Mahirap po ba sa AE and anong mga subjects na dapat mag-excel? So, siguro dapat mag-excel ka sa math. Pero minsan, kahit magaling ka na dun sa math or calculus or whatever, mas papahirapan ka pa ng minor subject. Sobrang mas marami pang pinapagawa kaysa sa major. Pero, syempre, huwag nyo rin mamalitin na dahil minor, wala lang, ganun. Ayun, mahalaga pa rin yun. So, huwag nyo kakalimutan. Paano po yung exams during prelims, midterms, and finals? So, during exams, naka-schedule yan, of course. Nasa ibang classroom kayo, tapos meron test booklet. So, yung test booklet, a week before, dapat mag-prepare ka na, like, bumili ka na yun. Basta bumili ka na. Tapos, story time lang. Yung sa calculus kasi, ano siya, yung naging exam namin nung first year, first sem. Actually, kahit ng second sem, 10 questions lang siya. Tapos, yung score mo, it's either 0 or 10 lang. Kasi over 100 lahat, di ba? Maraming mababa yung score, pero nakabawi din naman. Tapos, yung sa other subjects, depende yan sa prof kung puro multiple choice. Depende yan kung puro multiple choice or kaya yung iba naman is identification or yung bahal-halo. Basta yun nga, yung sa calculus nun, talaga solving lahat. And yun, mostly mga profs ayaw nila ng nag-erase. Kaya dahil magdala din kayo ng pen. Nani? I mean, pencil. Ano po ang sked ng PE? So, yung PE is once a week lang, tas 2 hours siya. I remember, actually strict din yung mga PE teachers. Pero, siguro depende kung sino yung mapupunta ang prof sa inyo. Pero kasi yung, super strict siya niya sa time. Meron akong classmate noon na na-late sila for like seconds lang or 1 minute lang, ganun. E biglang nagpa-practical siya ng 2. So, sobrang laking bagay na nun. Kaya, ayun, mag-ingat lang kayo. Wag kayong malate. Yun. Mababait po ba ang mga prof sa PhilSCA? So, based from my experience, mababait naman yung mga naging prof ko. Pero meron talaga ang mga... slight lang. Ganun. Maraming prof dyan na understanding talaga. Na tinetest lang kayo kung hanggang saan maabot nyo. Tapos meron din talaga mga prof na sobrang daming activities kahit hindi naman talaga kailangan. Note lang, kasi since nasa AERO na,
AERO ka na, mostly yung mga prof is mataas yung expectation sa inyo. Minsan, mapapressure ka talaga, pero huwag kayong magpapadala sa pressure. Like, just do your best in everything and God will do the rest. Wow. De, pero legit, yun, kailangan gagalingan nyo talaga. Kamusta yung environment sa AERO Engineering? Para sa akin, yung environment sa AERO Engineering is super tight. Like, I mean, super mabait yung tao. Tapos, ang bilis mong maka-close yung mga tao talaga. Lalo yung mga higher years. Super bait nila to the point na yung SC before, nag-release sila ng program or project na may mag-tutor sa amin. Like, Saturday yun. Ayun, Saturday yun. Tapos, ang nag-tutor sa amin is 5th year. So, tinuruan niya kami ng mga everything about yun, yung mga pinag-aralan namin ng Philippines para ma-refresh kami sa exam. And yun, super helpful dahil nasa mga lower year. Like, hindi ka talaga nila papabayaan kung nahirapan ka man. You can always approach them. May activities ba yung AERO-ENG na ginagawa every year? Nagkaroon ng exhibit before. AMT, AERO, tapos AVT. Basta yung mga iba't ibang courses. Ayan. Meron din naman yung intercolor games na kalaban yung iba't ibang department. So, yung AERO is kasama niya lagi ang AT. AERO 80 Alpha. Ano po ba yung uniform sa PhilSCA? So, merong apat na uniform. So, meron yung type A, which is yung white polo na nakaslacks. Ito, dead shirt. Tapos, any pants. Or, si Jill kasi nun, nakapag-skirt siya, pero dapat below din yun. Tapos, any shoes din. Ayan, yung depth shirt pala. Iba't ibang color per courses. Every Wednesday, siya sinusuot. Kasi, wash day daw pag Wednesday. Yung lastly, syempre pag first year ka, may ROTC shirt ka. So, ang speaking of ROTC, ang ROTC is mandatory. Ang alam ko, hindi lang nag-ROTC is yung mga nasa tourism. Alam ko sila lang hindi nag-ROTC. Tapos, speaking of that, sa pagkakaalam lang namin, kami yung last batch na isang year lang, isang academic year lang ang ROTC. Ewan ko kung yung sa mga susunod na years is 2 years na siya. So yun, I suggest na sulitin nyo na yung Saturday nyo kasi yung ROTC is every Sunday, 1 p.m. to 5 p.m. Oh, matagal siya, pero yun. Dapat, before 1 p.m. nandun ka na. So, ako, umalis ako sa dorm. Kahit minutes away lang, diba? Umalis ako ng 11:45, ganun. Or 12. Kasi, pag minsan 12, pinapapasok na or nakapila. Basta ganun. If you wanna know more about ROTC, syempre, hindi ko naman kayo papakomment down below. Pero, you can check out their channel on YouTube. PhilSCA ROTC. Tapos ko naman, sa ROTC, I can say na okay naman siya. Ang tip ko lang is dapat sumunod ka lagi. Huwag ka mag-inerte. Basta mag-comply ka lang, lalo sa attendance. Alam ko, pinaka-important yung attendance. And huwag mo silang babasasin. So, kasama siya sa grade, pero ewan ko if kasama siya sa GWA. Tapos, may mga fun activities po ba sa PhilSCA? Yes, may intercolor games and pageants. So, sa nagtatanong, how was your first year as an AERO engineering student? So, super memorable niya kasi hindi ako nahirapan ng sobra-sobra kasi meron akong mga friends na tumulong sa akin para i-boost yung confidence ko na kaya ko naman. Sa hirap at ginawa kayo magkakasama talaga. Like, sabay kayo mahirapan, sabay din kayong matutuwa kasi pasado kayo. Actually, maswerte pa nga yung mga incoming batch kasi gumanda na yung facilities ng PhilSCA. As I've seen sa, tawag dito? As I've seen sa mga social medias na pinupost nila na may upuan na yung jeep, yung canteen, bago na ganyan. Tapos yun, sa mga nagtatanong, bakit Dubai? Okay, tinawag siyang Dubai kasi sobrang init na. And yun, mabuhangin na si Dod sa part na yun kasi likod yun ng medyo dulo-dulo. Ate, ano po ba yung mga subjects ng first year, first sem? So, ito yung mga naging subjects ko before.
So, RPH, Readings in Philippine History. So, marami kayong babasahin, like legit. And ang dami activities na ito. So, pero siguro depende sa prof mo. UTS, Understanding the Self. Yun, para lang din siyang per dep. And calculus. Yan. Dapat gagalingan nyo dyan kasi prerequisite siya ng mga ibang subjects. Chemistry for engineering. Tapos, character formation. STS. Math in Modern World. PE. So, yun. Yun yung mga naging subject ko nung first. And, ayan. Yan yung sked daman before. Ayan. So, regarding sa schedule pala. Yung naging schedule ko noon is half day lang. Pero since merong ano, may lab, yun yung panghapon, like 1 to 4, ganyan. Pinaka-late ko lang na uwi, no, before is 3. Kasi ang P ko is 1 to 3. Pero mostly 11, 12, tapos na yung class ko. So, mapapalo ko lang naman sa mga incoming AERO engineering students. Galingan nyo lang always. And don't disrespect your profs kahit tropa-tropa lang. Kasi mostly yung mga prof ko, parang tropa lang, ganyan. Kasi hindi naman sila super tanda talaga. And be cautious lang sa pananalita or sa pag-joke. And yun. So thank you guys for watching my video. I hope you learned a lot from me. And sana na-enlighten ko din kayo from things that hindi nyo pa alam before. And ayun, I hope you like this video and click the subscribe button down below. Okay.